Okay, so moment of truth, tanggal na natin to. Kasi ang may-ari lang daw ang pwedeng magtanggal niyan. Eh, ako yung may-ari eh. So tanggalin natin. Ah, hi. Kasi mo, dito ko personally medyo kinalig ng gusto. Kasi, medyo. What's up guys? So ngayong araw ay i-unbox na natin si Board the Girl. At bago natin i-unbox guys, may nagbigay para sa akin ng damit. Sino nagbigay nito? Sir Ace po. O yan, si Ace. Binigyan ako ng damit. Ayan. Tignan natin guys kung maganda. So ito siya. Okay, thank you guys. Sir Ace, kung sino ka man, kung taga saan ka man, salamat dito sa damit na to. Ito ba tayo ngayon sa 1987 Manscaped Cafe. At ito kita nyo guys, parang European ang style, di ba? Ganda. At guys, pwede kayong tumambay dito. Meron ding available na swimming pool. At the same time, ay magkakape muna ako. Tapos, after kong magkape, tara na doon sa Land Cruiser natin. Let's go. And guys, dito tayo sa De Calidad Print Shop. Napansin nyo, ito ang ating print shop. Meron tayong sariling pagawaan ng damit. So sa mga gustong mag-order ng damit, kagaya ng suot ko, pwede kayong mag-order sa De Calidad Print sa Facebook page. Ayan. So ito yung mga graphic artist natin guys. At ito naman yung mga machines natin. Alright. Oh, bigyan nyo naman ako ng solid na kaway dyan, oh. Hi guys. So nagko-customize pala ang De Calidad Print Shop ng anumang design na gusto nyong damit na suotin. Lahat ng design na gusto nyo ipagawa, meron. Ayan. So dito na tinatahiyan guys. Meron tayong sariling patahiyan. Yon. Diba? Sir, ganda ng damit nyo. Talagang maganda ito, Brad. De Calidad nga eh. Tsaka ang tela, Brad. Malamig. Malamig. Dito sa Pangasinan, mainit ang panahon. Pero pag naka-De Calidad clothing ka, eh hindi mo maramdaman yung init, bro. Sir, baka naman. Baka may kasya. Ano ba ang gusto mo? Anong sukat mo? Size XL to XL. Step. May XL ba dito? Pili ka. Marami namang damit dyan. Si Stephanie pala, siya po yung mag-a-assist sa inyo kapag meron kayong mga orders. Anong pinakamalaki nyo pa? Available lang kid size at adult size. Oh, XL. Ayun, XL. Ayan, oh, ayan, uy, uy. Pares sa tayo, Brad. Sige, suot mo. Oo, oh, ganda, oh. Baliktad. Partida yun, baliktad pa, maganda na. Maganda. Oh, eh, pag tumama pa, di mas maganda na naman. Yan, oh. Alright. Tara, 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 let's go. Available din pala dito, guys, yung mga stickers. Ayan, pwede kayong magpagawa ng mga stickers. Ayan, sa mga bloggers na stickers, ayan, kaming gumagawa niyan, guys. Ayan, oh. Dito rin pala yung manufacturing, syempre. Ito yung pinaka-main business ko. Yung Watermax Enterprises na pagawaan ng mga filters. So ito, lahat ng design. Syempre, originally made by me. Ayan. Tapos, we also supply swimming pools and equipment like this. So from welding, scratches, ito lahat ginagawa yan, guys. At meron akong bagong design din dito na pangbahay. So ilalabas ko yan soon. Okay, tara na, dun sa Land Cruiser natin. Nandito siya. Ito yung ating Land Cruiser. LC300 siya. So, ito ay local version. Ito naman ang Land Cruiser na Dubai version. Kung mapansin nyo guys, parang looks lang na mas malaki. Pero I think same lang yan. Tapos, ipakita ko na rin sa inyo. Ito si Maximus. Ang ating Rubicon. Ayan. At syempre, si Pongkan. Ayan. So ngayong araw ay ibablog natin si LC300 at ipapatint natin siya doon sa may Kalasyaw. Samahan nyo kami guys at tignan natin kung gano'ng ka-quality yung kanilang gawa doon. Alright? So, tignan mo yung mga staff natin. Ang sarap din nila tignan na ano, masaya sila doon sa trabaho nila. No? Mag-seatbelt ka daw. Ayan guys, dito sa Pilipinas, no, sobrang init. So, malapit na kami sa paglalagay ng tint dito sa ating Land Cruiser. Ito, sobrang init. Diba, oh, ang itim ko na. Saksakan ko na ng itim dahil sa direct sunlight yung tumatama sa akin, no. Ayan. So, syempre, nakakadagdag yan stress sa ating pagbiyahe. At kung wala ito, bira. Yung kalsada, sobrang, ano, tinan mo. Grabe yung tama sa mata ko. So yun ang napansin natin guys. Kaya ngayon, ang plano ko dito sa ating Land Cruiser, so light tint yung nandito sa harap at dito naman ay super dark. Kasi para mas komportable tayo sa biyahe tsaka hindi pumasok yung init sa loob ng sasakyan. May tawag tayo doon guys eh, yung nilalagay natin na super dark. So ang tawag ng karamihan dyan is yung ano, manyak tint. Yung manyak tinto ilalagay natin para hindi tayo kita sa loob. Ayan, dito tayo sa BF Film. Yun, no? So, naka-appoint tayo dito ng 1 o'clock. So, we're on time. Ayan, no? Tinan nyo, no? Okay.
guys. Sir, good afternoon. Good afternoon po. Asan kami pwede mag-park? Kahit. Car. Hello, sir. Okay, dito na, sir. Tapos ilipat ko na. Patapos na din mo. Ah, sige. Pa-park na lang dito, sir. Apo. Okay, sige po. Apo, sir, ah. Sino? Yung driver o ako? Parehas. Siyempre, ako yung driver. Tsaka ako din yung sinabi ko dapat yung sasakyan, tsaka yung driver. Pati yung nagtanong, sir. Pati yung nagtanong. Sabi yung mag-a-assist din daw, guwapo, sir. Yun po yung pagagawa natin, sir. Tint. Tingnan nyo, guys, yung ano. Oh, sobrang high-tech, di ba? 360 yan, no? Makikita mo kung saan ka na lumiliko. Solid, di ba? Okay, tao. Pag tumapat na doon sa blue, yan. So, yun. Diretso na siya. Galing! Tapos 360 talaga siya, oh. Guys, ipakita pala ako sa inyo. Tingnan nyo. Pre, punta ka doon sa harap. Tingnan nyo ang mangyayari, guys. Pagka may tao sa harap. Ayun, no? Nagsasign siya, oh. Ayun, no? Madidetect niya, oh. Ayan, oh. Detect na detect pagka may tao sa harap, no? Galing. Ayan ka lupit yung bagong Land Cruiser, no? Ayan guys, simula nung nakuha natin itong kasakyan, never pa siyang nagamit. Ayan, tanggalin natin ang plastic kasi sabi ko nga, parang iba yung feeling kapag ikaw yung nagtatanggal mismo ng mga plastic, no? Tara, tanggal natin ang plastic. Para nagtatanggal ng regalo na parang ayaw mong sirain yung plastic. Dito. Wow! Uy, ang ganda pala ng loob nito, oh. Quality yung mga stitches niyo. Parang ayaw ko sirain yung plastic, men. Ganda ng upuan. Fully automatic. Guys, nakita niyo yung niregalong payong sa akin. Meron pang mga payong dito, yo. So, may utang pa sila sa akin mga payong actually, eh. 10 yan, eh. Kasama sa previous ng Land Cruiser natin, eh. Ah, sarap. Tama yun, parang ka nabilan ng bagong laruan, no? Lahat ng ano, plastic tanggalin natin kasi sisira lang din yan, eh. Dahil malinis na yung loob ng ating Land Cruiser, it's time to review this car. So, reviewin natin siya, guys. Okay, so first look, ito ang makikita natin sa loob. Okay, so very neat, guys. Ayan, isa pala sa gustong-gusto ko dito, guys, ito. Patay natin yung engine. Tignan nyo, guys, yung upuan, ha. Pag pinatay ko to, see? Nakita nyo yun, gumagalaw. Sa pa, bubuksan natin ngayon. Kita ba dyan? Kunti, paggalaw. Makikita nyo sa kanyang manibela. Pag pinindot ko to, pag in-start na natin siya, pag pinatay natin, tingnan natin kung ano mangyayari. Yung manibela niya umaangat para lumuwag itong part na to, para makababa ka agad na ganun. So, ano nangyayari, guys? Ganito yung seating position mo. Yan. While driving, ito yung seating position mo. Ngayon, kung mapansin nyo, kapag in-off natin siya, lalayo siyang ganun, tapos atras to, para pagbababa ka, komportable ka. Ganun ka ganda itong Land Cruiser. So yun yung napansin ko unang-una. At pagkatapos, guys, ito naman yung kanyang animations. So kapag bubuksan mo siya, wow! Ano yun? Diba? Solid. May mga gumuguhit-guhit pang pag-ano, no? Pagpiyatay mo siya, yun. Talagang nabibilib ako sa umaatras. Tapos lahat, guys, is fully automatic now. As you see, mapansin nyo, guys, itong mga button nyo dito sa baba, all powered na, pati yung mga upuan. So pag pinush mo dito, abante siya sa harap. Pag naman pinatras mo, ganun din siya. Tapos pag sinalabit mo dito pataas, aangat naman yan. At may bababa din. Yan. Ito naman, pag gusto mong umangat, pagka gusto mong makita yung wider, yung kalsada ng mas maayos, pwede mo rin siya ibaba. Ayan. Tapos, pwede mo rin siyang pindutin dito, pihit, para umangat yan. Ayan. At pag sasandal mo naman, pag ganito naman, bababa naman itong isa. Alright. Galing, no? Tapos may tunog pa, no? Ayan, hindi ko alam, guys. Hala, hindi ko pa alam to talaga. Hindi ko alam kung saan ang control niyan. So, sa mga naka-LC, sigurado alam nila yan. So, ito lang ang alam ko. So siguro yung ibang subscriber natin baka alam yan, yung mga meron din gantong unit. Since bago pa lang naman to, second time ko pa lang na i-drive, so wala pa talaga akong masyadong idea. Pero share ko lang sa inyo ano yung mga
nakikita ng mga karaniwang tao na agaya ko. Di ba? Dito yung kanyang gas, yung open ng hood. Ah, pwede mo rin palang maano, may off yung parking niya, no? Ayun, no? Parking off, yung sensor niya para sa parking. Tapos, ito naman kapag, ang alam ko, pag madulas yung kalsada, no? Sa traction niya. Yun, no? Traction control turn off. Ayan, so pagka naman inon mo siya, lalabas to, yung ganyan na mode. Tapos pag pinindot mo ulit, so lalabas naman yung traction control off. So yung kanyang mga stitches, kung napansin nyo, sobrang quality guys. Based on na personal nakikita ko, sobrang quality ng mga stitches niya. Tapos dito naman, wala akong masabi, dito lahat ang control sa window. So ito yung papatint natin kasi, no? O di na pwede yan buksan mamaya sa may side mirror. Naku-fold, tapos unfold. Tapos left and right, pwede mo siyang i-control. Pitin mo lang siya guys ng palep na ganun. Tapos makokontrol mo na siya kung saan mo gustong itapat. Sa inyo, gumagalaw? Ayan. Baba, patagilid, pakaliwa, pakanan, pwede. Ayan, so makokontrol mo naman siya dyan. Kahit nasa loob ka ng sasakyan. So normally sa ibang sasakyan, meron din naman yan eh. Ayan. Tapos, pasok tayo sa loob. Ayan, dito naman sa bandang taas guys, makikita mo yung door light. Ayan. So commonly ito yung spot niya. Spotlight, tapos ilaw, then spotlight sa kabila. So pwede mo rin siyang patayin. Ah, pagka boat mo siyang bubuksan, ito yung sa likod. Itong switch na to, pagaganahin niya lahat ang nandyan. Yan, hanggang doon sa pinakadulo. Tapos dito ay, yon, may lalagay ng salamin. So ito lang yung makikita nyo sa taas. At makikita nyo guys, may mga speaker outlet dito. Okay, so pagdating naman dito sa kanyang LCD, ayan, napakalaki. Okay, so moment of truth, tanggal na natin to. Kasi ang may-ari lang daw ang pwedeng magtanggal niyan. Eh ako yung may-ari eh. So tanggalin natin. Ah, hi. Kasi mo, dito ko personally medyo kinalig ng gusto kasi... Medyo ninenervis ako magtatanggal ako ng LCD. Ayan. So, sa LCD naman niya, ay meron siyang music, FM, trip information. Meron din siyang eco. May eco drive pala ito. Tsaka H4. And then, sa touchscreen lahat, no? Pati yung aircon niya, pwede mo palang hinaan using this. Pwede mo din siyang baguhin yung temperature. Ayan. Pwede mong mas... palamigin, kumpleto. Tapos sa FM naman, kumpleto naman yan. May mga sounds na rin dyan. Ayan, sa AC, cooling and heating, meron din siyang heater, meron din siyang cooling. So, syempre, sa Pilipinas, gusto natin malamig. Ngayon, pagdating naman dito, so nakikita natin, sobrang, ewan, napaka-elegant ng makikita mo dito. So, pwede rin yung volume dito, no? Ito yung volume down, volume up. Ayan, sa audio to, okay? Tapos, ito naman yung power. Ayan, so namatay siya, guys. Tapos, pwede rin siya sa map. Yun. So, ito yung kanyang mapa. Okay. I believe this is touchscreen din. O, touchscreen nga. Sabi ko na. Yan. Pwede mong i-zoom out at i-zoom in. Pwede ka mag-GPS na rin pala dito, guys. Okay. So, for example, search natin yung Watermax. Maganda naman yung touchscreen niya. Parang cellphone na rin. Search. Yan. So... yon. Go direct. Yon. So, kita natin medyo accurate naman siguro yan. When driving on unverified roads, please observe the local traffic restrictions as they may not match the navigation guidance. Nagpasintabi naman pala that may not match sa navigation natin. Ngayon, dito naman sa ating mga controls dito. Ito yung sa aircon. Pwede mong ibaba yung pan niya. Tapos pwede mo rin itaas. Tapos pwede mo rin heater, yung rear at saka yung front. And ito yung off ng aircon. Ito naman yung auto. So, hindi na lahat. Oh, masyadong malamig. Okay, ngayon, ito naman yung kanyang audio. So, mamili ka rin dyan kung anong mga sources ang gusto mo. Pwede kasi siyan sa Bluetooth. Meron siyang AM, FM, tapos pwede rin USB. And pwede rin siya, guys, sa yung sharing ng cellphone mo, yung screen na pupunta dyan. Ngayon naman dito, meron pa siyang CD. Siyempre, walang nakalagay. Wala akong CD eh. Wala, di na uso yan. Lubog ng CD eh. Tapos, meron siyang USB port dito. Yan, USB port. Okay, tapos... meron din siyang 4x4. Ito kagandahan dito, select-select na lang. Pwede yung 4x4, pwede rin hindi 4x4. 4x2 lang. Ayan. Tapos, meron na rin siyang mode select. So, dito sa mode select, makikita mo naman dito, guys, yung eco or normal
or sports. Bah, pwede mo palang ilagay sa sports to. Pero dahil nagtitipid ako sa gas, tayo sa eco. Eco lang. Ayan. So, ito yung mode niya, no? Ipipihit mo lang na ganun para lumipat siya. Okay, tapos may, syempre, yung kanyang handbrake. Tapos, dito naman, saksakan ng USB. Ayan. Tapos, charger ng phone. And then, yung USB sa audio mo, ito yun. Dito, charger ng phone. This is the USB port para mabasa niya yung music mo dyan. Ayan. So, ito, I think this is additional na buttons pag may upgrade kang gagawin. Maybe sa mga ilaw mo sa labas o ano, ito pa. Extra to para hindi kasi sira ng panel niya. So dito naman sa kanyang hinin ko pa yan. Yan. So sa ating sunscreen, pag binuksan mo, may ilaw siya na lumalabas. So pwede kang manalamin dito. Sa driver to. Usually, yung mga ganito sa mga passenger lang meron, sa driver wala na. Pero this time sa Land Cruiser meron din. So sa passenger naman, ito naman yung meron sa passenger. Meron din siyang ilaw. So, pag nanalamin ka, oh, subukan nga natin kapag nakaganyan, tapos sara natin. Tingnan natin kung mamamatay. Oh, mamamatay pa rin siya. So, ibig sabihin, fully automatic na. Oh, hop. Oh, di ba? Sara natin. May switch siya dito at may switch din siya pag inangat mo ganun. No worries, guys. Kahit na maiwan mo siyang nakabukas dito at sinara mong ganun, namamatay naman. So, dito naman, guys, sa handle, napansin nyo, they use the premium brand. Ayan. Tapos, yung kanyang roof ay parang cotton to eh. Hindi ko lang alam kung ano tawag. Pero yung texture niya, yung feel niya, maganda yung feel pag hinawakan mo siya. Parang cotton nga, yun. Gray color lang, no? Tapos ito naman, sa ating dashboard ay leather siya. Tapos naglagay sila dito ng, oh, parang ano to eh, may rubber? May grip siya eh, oh. Pag naglagay ka ng cellphone dyan, oh, gumagalaw. Gumagalaw din. Mas ano, pagpataob pala. Kasi sa iPhone, yeah. Medyo mas nag-hold naman siya. May konting grip naman pag nagpatong ka ng gamit dyan. Okay, tapos hold. Brake hold available when seatbelt is unbuckled. So, ito guys yung handbrake. So, kailangan mo siyang, kailangan ka mag-seatbelt muna. So, okay. So, ito pala yung susi niya guys. Ayan. So, sobrang simple lang. Naka-plastic pa. Tapos dito naman yung lalagyan ng drinks ninyo. Ang gusto ko dito guys, meron siyang mga opening. So, pwede mo siyang i-open dito sa driver side. Ito yung switch nyo. Yan. So, pwede mo siyang buksan ng pagano'n. Pansin nyo, may ventilation na rin siya rito. Oh, lamig. Pwede kang maglagay ng malamig dito. This is a ice box, no? Pag pinilit ko to, mamatay yung kanyang pan sa loob. So, ito yung switch niya. Pwede mo patayan, optional. Tapos, hindi mo lang dyan pwede buksan, pwede mo rin buksan dito. Yan. So, dalawa yung opening niya. Pwede si driver ang magbukas at pwede rin si passenger. At pwede rin naman dito si yung nakasakay sa likod. May switch pa rin siya dito. O, di ba? Kumbaga, pwede yung mag-open yung pasahero at yung pasahero sa likod. So, ganun kaganda yung ating lalagyan ng cooler. So, dito yung lalagyan ng drinks, no? Yan. Malalim din, ha? Malalim din. Okay, so dito naman, guys, yung room sa likod ng sasakyan natin. So, importante ito para pag sumakay yung mga VIPs natin, eh, hindi naman sila masikipan. So, makita nyo, guys, yung tuhod ko malayo sa next passenger. So, maluwag pa. Ngayon, sa loob nito, guys, ay mayroon siyang dalawang charger dito. Type-C charger. And, syempre, may option din naman siya to 12 volts na cigarette lighter. Pwede mo rin siyang i-adjust dito yung ating aircon pagka nalalamigan yung mga pasahero sa likod. At, pwede mo rin siyang buksan dito para magkaroon siya ng hangin. Okay, pwede rin hinaan at pwede rin lakasan. Okay, pwede mo rin actually i-off pag ayaw mo ng aircon sa likod, pag sobrang lamig na. Okay, pwede mo rin i-on at taas mo lang. Pagkatapos, ang napansin ko guys dito, yung kapakan niya, yan o. Oh. Di ba? Ang ganda ng quality ng kanyang tapakan. Tapos, dito naman guys, sobrang neat. Sobrang ganda. Parang napaka-astig ng kanyang mga ilaw, no? Yan. So, sa pagbababa naman dito, nakalagay na rin to yung kabitan ng para sa seatbelt ng mga bata. Just in case na mayroon kang baby na isasakay dito. Tapos, incline. Ito yung switch niya to incline. Okay? At, syempre, meron din po siyang, so, pwede mo rin siyang lalagyan ng cup. So, pag nagpa-drive-thru ka, kumpleto. So, ganito kalinis yung likod niya, guys. Tapos may lalagyan na ng files ito, just like an ordinary car. So ito, manual na lang dito. Mga switches niya dito. So pag ano, pwede mo rin siyang i-fold, actually. So ito naman yung switch niya sa fold. Ayan. Ngayon, babagsak yan. Boom. Ayan. So ito na yung itsura niyan kapag pwede kang sumakay dito kasi. So ito yung itsura niyan, guys.
kapag papasok ka na doon sa kabila, guys. Tapos, at least nakita nyo na yung sukat niyan. So naman sa kabila, I'll show it to you. Yung switch din niya. Okay, so ganun lang. Boom. And then, ito na yung room mo for passenger pagsasakay ka na dyan. Ngayon guys, pakita ko naman sa inyo pag binaba na natin. So ito naman guys, kapag ipo-fold nyo na yung mga upuan natin, pilitin mo lang to diretso, fold mo lang, so bababa na siya kayon. Tuloy-tuloy mo lang, boom! Ganun lang siya. Ngayon yung kabila, ito naman yung switch. Yun, nakita nyo may pumapasok doon sa loob sa ilalim. Taas natin na para makita mo. Kasi may upuan pa dyan eh, yung upuan ng pasahero. Ayan. Okay, so makapansin nyo, tatago siya. Tatago yan. Oop. Ayun. Sumuot siya sa ilalim, no? Ayan. So, makikita nyo, guys, ganito siya kaluwag pagka ka-fold na yung upuan natin. Alright? So, ipapatingnan natin siya. Tara, pasok na sa loob.